Hi guys, welcome back sa YouTube channel ko. So for today, discuss natin paano ba natin makukuha yung determinant ng isang 3x3 matrix nang hindi tayo gumagamit ng calculator na yung may mga functions na nagkukuha na ng diretsyo ng determinants. So may ituturo ko sa inyong method na kung saan madali nyo makuha yung value ng determinant ng isang 3x3 matrix. O kaya kahit 4x4 man yan, applicable din naman to. So worst case scenario na lang kasi yung 4x4, especially nga kasi din sa recent na issue ng yung sa civil engineering board, sa mga lodi, diba, sad to say, yung calculator na 570 ES na maraming function, tinanggal na po ng PRC. So, yun nga po, kailangan tayo na lang din po yung mag-adjust kasi wala na tayong magagawa, inaanin mo nila yun. So, we just need to do our best, to do our part, na huwag tayong panghihinaan ang loob, mga lodi. So ayan, kaya yan mga lodi, laban lang. So kaya pa, may 1 month pa to prepare and to adjust yourself in terms of the calculator na gagamitin natin. So turo ko sa inyo mga lodi, ano ba yung madaling paraan ng pagkuha ng isang 3x3 matrix. So ako kasi mga lodi, kapag yung calculator lang ganyan, ang ginagawa ko, meron akong tinatawag na chaos method. So ito yung tinatawag ko na chaos method. Ano ba yung chaos method na yan, Sir IJ? So, ang chaos method kasi is yung isang n by n matrix, marireduce mo into an n minus 1 by n minus 1 matrix. So, kunyari, may 3 by 3 ka, gagawin ko siyang 2 by 2. Kasi nga, di ba, kapag 2 by 2 matrix, mga lodi, let's say A, B, C, D, mas madali na siya. Kasi that is down minus up. So, that is A, B minus B, C na. So, yan na po yung magiging value niya, mga lodi. So, paano ba yung sa 3 by 3, Sir IJ, gagawin 2 by 2? Ganito yan, mga lodi, ha? Tandaan po kapag sa chaos method, although maraming mga paraan, mga pivotal, mga basta sobrang dami, pero ako sa tingin ko, ito yung pinakamadali, ha mga lodi, sa tingin ko lang naman. So, A11 raised to 2 minus n multiplied by n minus 1 by n minus 1 matrix na. So, paano ba yan, Sir IJ? Itong A11 mga lodi, that is the first row, first entry natin, first column, first row. So, this is, ito yan mga lodi. So, this is now equal to 2 raised to 2 minus kung ano yung matrix natin since 3 by 3, that is 3, multiplied by a 2 by 2 matrix. Paano natin gagawin yan, Sir IJ? Paano natin siya i-reduce? So, ganito mga lodi, makinig maigi. So, ito yung gagamitin nating reference, yung first entry natin. So, ganito lang yan. Yung una natin is ito. Ito yung gagamitin natin, ha? 2, 1, 4, 3. Then, AB minus BC. So, that is 2 times 3 minus 1 times 4. Next, ito na tayo mga lodi. Basta ito yung pangagalingan natin. 2, 1, 5, 2. So that is 2 by 2 minus 1 times 5. Next natin, ito na mga lodi. 2, 0, 4, 4. So that's 2 times 4 minus 0 times 4. As yung last natin, 2, 0, 5, 7. So that is 2 times 7 minus 0 times 5. So this will become 6 minus 4. 2. 4 minus 5, negative 1. 8 minus 0, that's 8. 14 minus 0, that's 14. So that is 2 negative 1, 8, 14. Ito na yung bagong 2 by 2 natin, mga lodi. So magiging 2 negative 1, 8, 14. Buhay natin. 2 negative 1, 8, 14. So paano ulit na kinukuha yung matrix? AB minus BC. Pero huwag nyo kakalimutan ito, mga lodi. This is 2 minus 3, that is negative 1, 2 raised to negative 1, that's 1 half, multiplied by 2 times 14 minus 8 times negative 1. So this is equal to 28 plus 8, that's 36, divided by 2. Therefore, the final answer is 18, mga lodi. So ganun lang siya, sige, isang example pa. So try natin baguhin yung entry natin. So magiging, kasi gawin natin to 1, 4, 3. Bakit 1, 4, 3 mga lodi? Siyempre, love na love ko kayo mga idol. Thank you so much sa pag-subscribe. Tsaka sa panonood, 2, 3, 5. Tapos gawin natin to ang negative 1, 4, tsaka 2. Ayan. So, ganun lang mga lodi. Pero dito madali na kasi yung first entry natin, 1. So, this will become 1 raised to 2 minus 3. 1 raised to negative 1, automatic 1 na yun. So, yung magiging 2 by 2 matrix natin, kung ano yung determinant, yun na yung value niya kasi 1 na yung first entry natin. So, we have, ito muna mga lodi, di ba? 1 times 3, basta gagamitin nyo lang reference yung first entry mo, yung first row, first entry. First
first column. Minus 2 times 4. Next, ito na mga lodi. 1 times 5 multiplied by 2. Minus 2 times 3. Kasi ito na. 1 times 4 minus 1. Negative 1 times 4. Tapos yung last natin, 1 times 2 minus negative 1 times 3. So, napapansin yung mga lodi, di ba ganito lang siya? Ginagamit ko lang siya reference. Ito, ito. Ito, ito. Ito, ito. Ito, tsaka ito. Ganun lang siya mga idol. So, 1 times 3, 3 minus 8, negative 5. 5 minus 6, negative 1. 4 plus 4, that's positive 8. 2 plus 3, that's positive 5. Negative 5, negative 1, 8, 5. Negative 5, negative 1, 8, 5. So, this is now 1 raised to negative 1, that's 1, multiplied by negative 5 times 5 minus 8 times negative 1. Therefore, negative 25 minus negative 8, so that's plus 8. Therefore, the final answer is negative 17. Let us double check first, mga lodi. So, that is 4, 1, 3 by 3, 1, 4, 3, 2, 3, 5, negative 1, 4, 2. So, AC, option, determinant ng matrix A. So, ginagamit ko lang ito mga lodi, pan-check. Okay, negative 17 na. So, just in case meron kayong questions, clarifications, mga lodi, welcome na welcome kayo. Thank you so much for subscribing to my channel and I hope you all the best na may pagpalain kayo ng Panginoon. And, yun nga, kung ano man yung goal nyo, let God grace, I mean by God's grace, makukuha nyo yan. Thank you so much, bye-bye.